Hello mga mamshi, magandang araw. Welcome back to my YouTube channel. Umunta kaming Imus Palengke kasi parang namiss namin ngayong kumain ng Bicol Express. Tumaas ngayon ang baboy, 400 na ang kilo, ganyan din ang manok. Bali 200 na ang kilo ng manok ngayon kasi may shortage daw ngayon sa manok. Ayan, medyo konti lang ngayon ang customer nila. So ayun, bumulay na rin ako ng manok para pang stock sa rep namin, para pang adobo or pang prito. Bali, nakabili lang ako ng alamang 10 pesos. 10 pesos din ang sili. Dito na kami sa bahay. Bali, hinugasan ko mabuti ang karne ng baboy. Siyempre, mas malinis, mas maganda. Nagpakudkod na ako ng nyog sa palengke. Lalagyan ko lang ito ng 2 tasong tubig. Siyempre, kailangan pigayin itong mabuti upang lumabas ang gata ng nyog. Bali, yung unang gata, yun yung itinabi ko muna para pampalapot. Then, nagpiga uli ako nito ng ikalawang gata para yun ang una kong isasabaw. Kayo mag-alala guys, malinis naman yung kamay ko nung ginagawa ito. Ito yung alamang na nabili ko kanina. Ayan, gusto ko siyang hugasan kasi para malinis ka, para mabawasan yung alat. Ito yung isa sa sangkap, luya. Binalatan ko na ito para i-chop-chop siya ng maliliit. Tapos ito yung pampatanggal ng lansa. Saka hindi nawawala ang sibuyas kapag magigisa ka. Lagi yung kasama sa sangkap para masarap. Ayan, next na yung bawang. Kailangan muna itong durugin. Pit-pitin. Para pino-pino. Saka balatan at i-slice ng maliliit. Siyempre, ganun din ang bawang. Kailangan maliliit din ang slice nito. Para mas lumabas yung lasa niya. Saka yung ayan na guys, igigisa ko na. So, kailangan na itong lagyan ng mantika. Konting mantika lang para hindi masyadong makulis. Okay. Ma, hindi pa ko nga yung pagka up. Anak, may sinasabi ka ba? Then, next ko nang nilagay sa luya yung bawang. Kasi mas nauunang masunog ang bawang. So, inuna ko yung luya. Yeah.
ko na ang alamang kailangan medyo ano siya ng konti. Mag-isa-gisa. Sabi, nagtatalsikan ang mantika. Lumayo yung anak ko. Sa kasi ang nagbibidyo. Nakalimutan ko ipa-slice yung karne kanina sa palengke. Kaya ako na nag-slice-slice nito ng medyo maliliit. Mas maliliit, mas marami. Kaya medyo matagal siyang slice, so kaya mainit guys ha. Ayan, igigisa ko na yung karne para mas maluto na agad siya bago ko ilagay yung gata. Lalagyan ko na ito ng asin, isang kutsarita lang kasi para hindi masyadong maalat dahil meron na itong alamang. Lalagyan ko din ng paminta. Hindi na ako maglalagay ng kahit anong pampalasa dito. Paminta na lang yung pampalasa ko. Ano ba yan? Bigla kaming nawala ng gas. Kaya nilipat ko na dito sa rice cooker. Sana maluto din naman ito. Nangyari na rin ba sa inyo yun? Gabing-gabi biglang nawalan kayo ng gas. Ayun, wala na kaming mabinhan. So ayun, habang hinihintay namin itong maluto, kakain muna kami ng nachos. Ayan. Sarap na. Tara, kain tayo. Kain tayo guys. Kaysa mamroblema yan, idaan na lang sa kain. Oh, no. Tama mo. 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 Tama mo.
pagpupunta. Eh, ako po sa mga ginagawa. Kapag hits. Makakabuti hits. Yung mga namin sa mga bahay. Ano nang kapod? Ayan guys, tapos na kami kumain. Grabe, halos inabot ng isang oras yung pagluluto namin ng baboy na ginagoongan. Sobrang ahang nito guys. Pampagana sa pagkain. Ayan na siya, finally maluluto na. Sili na lang ang kulang. Mukhang masarap. Tara, kain na tayo guys. Kanina pa sila naghihintay kasi gusto na nilang kumain ng kanin. So ayun guys, thank you for watching. May nagpapa-shoutout pala si Benji Branya ng Quezon Province. Thank you po.